guys, welcome back to my channel. I'm Pat, but you can call me Pat, Trish, or Tricia. And for today's vlog, gumawa ako ng makeup video dahil mayroong nag-request na gumawa daw ako ng makeup video. So naisip ko na gumawa ng makeup video for online class, like Zoom meetings, ganun, mga conference and all. Ayan. So itong makeup na to, bali na siyang gamitan kapag meron kayo mga klase, like, na kailangan nyo mag-open ang camera or gusto nyo sa first day of school naka-makeup kayo, ganyan. Hindi ko naman sinasabi na necessary dapat naka-makeup kayo kapag nag-online class. Pero kasi ako, isang, parang naging isa to sa mga ginagawa ko or nakatulong sa akin para ma-boost yung energy ko kapag may pasok na sa online. And kasi nga, parang pag naisip ko na gumagayak ako or ganun, parang iniisip ko na may pasok talaga ako sa school. Kahit dito lang naman ako sa kwarto ko mag-aaral talaga. And parang nakaka-help din siya ma-boost yung productivity mo kapag nag-aayos ka or what. Ayun, so it's din sa mga masasuggest ko is hindi naman kailangan mag-makeup. Basta mag-ayos kayo, maligo kayo, ganun, bago mag-klase para mabuhay yung mga diwa nyo, ganun. So, kung gusto nyo malaman kung paano ko ginawa itong simple makeup na tayo, kung ano mga products na ginamit ko, just please keep on watching. Pero bago tayo mag-start, huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa aking channel and click nyo rin yung notification bell button para ma-notify ka to yung may bago akong video. And like mo na rin yung video na ito kung magugustuhan. Guys, maglagay ng toner and ang ginamit ko na toner is yung Eskinol 14 lang na lagi ko naman ginagamit. Ayun, wala namang bago. And for our moisturizer, ang gagamitin ko is itong Snailwhite moisturizer. And so favorite ko to ngayon na moisturizer kasi sobrang ganda niya sa skin, like sobrang, ayan, sobrang dali niyang i-apply and maganda yung effect niya. Hindi ko alam kung sa akin lang or ano. Pero ang dami may favorite dito. Nabili ko to sa Lazada, guys, nung nag-sale. Nung nag-sale sila. Ayan, so malag-sale na ulit yung Lazada and Shopee. So, di naman ako sponsored ng Lazada at Shopee. Pero, kung gusto yung bumila, go. So, after ka mag-moisturizer, gagamitin ko naman na base or parang, hindi naman siya foundation. Ito is tinted sunscreen siya. Ayan, so itong snail white na sunscreen, ayan, ito yung gagamitin ko for my face na hindi ako gagamit ng foundation or BB cream kasi ito lang yung ginagamit ko talaga ngayon. Like, maganda naman kasi yung coverage niya, lalo na kapag hindi ka naman, wala ka naman ganun kadaming tagyawat. Pero kahit may mga pimple marks ako dyan, ginagamit ko pa rin to kasi sobrang ano lang niya sa face, sobrang gaan lang niya. Diba, lalo na nasa bahay lang tayo, hindi mo naman kailangan magmabigat na makeup or what. At saka hindi ka naman kasi pagpapawisan. Hindi ka tulad sa school na kailangan mo talaga ng foundation or BB cream ganun. Kasi dito kasi nasa bahay ka lang naman. Hindi ka naman masyadong mapapawisan or what. So apply ko lang sa buong face ko, guys. So, ito na yung itsura niya, guys, kapag natapos. And kung makikita niyo, parang medyo dewy yung finish niya. Hindi ganun kamat yung finish niya. Parang medyo may glow yung, ano niya, finish niya. And so, kung makikita niyo, parang kumikinang na medyo oily, ganun. Wait lang, lubat na yung cellphone ko. So, after ko maglagay ng tinted sunscreen, minsan kapag gusto kong takpan yung mga pimple marks ko or mga pimples ko, naglalagay ako ng concealer. And yung ginagamit ko na concealer is itong LA Girl Pro Conceal High Definition na concealer. And sobrang tagal na din ito sa akin. And favorite ko to. At saka yung Maybelline na concealer. Yan yung favorite ko silang dalawa. So, lalagay ko lang yan dito. Yan, dyan sa cheeks. Kasi dyan ako madaming pimples talaga, nakakainis. Tsaka sa under eyes. Nakakainis. Alam ko, hindi po tama ang paglagay ko ng concealer. Pero huwag niyo na po ako i-bash kasi hindi naman po ako makeup artist. Pero kamay-kamay na lang. Pero minsan kapag tinatamad ako, hindi na rin ako naglalagay ng concealer. Yung ano na lang, ito lang snail white. Pero kinakapalan ko na lang siya. Ayan, so kung makikita niyo naman, natakpan na natin yung tagyawat natin, no? Sobrang unti lang na nilagay ko. And minsan na maglalagay din ako dito sa gilid ng nose. Kasi nga, may redness ako dyan. After ko maglagay na, ilalagay ko na itong blush on ko. Since,
cream siya or parang cream velvet to eh. Ito yung ano, sobrang tagal na nito sa akin pero itong Peripera Velvet Tint, ayan, airy ano? Airy ink ba 'yun? Basta yung airy velvet keme. Ayan, so bago tayo maglagay ng powder, ilalagay ko na muna 'to. Ayan, sobrang ganda nito, guys, and sobrang nakaka-fresh. Kasi pag nilagay mo siya, para siyang cream blush. Ayan, hindi ganun kakapal yung ano nito, yung pigment niya, pero sobrang light lang niya. Ayan, so kung gusto niyo lang makapal, pwede niyo siya dagdagan. And pinandadagdag ko is itong ang tawag dito, colourette na tint. Ang shade niya ay Tati. Ayan. Ito naman, sobrang kapal naman ang pigment nito. Ang ginagawa ko, pag ito yung ginagamit ko is dito muna sa kamay ko. Tapos ginaganyan ko muna bago ko ilagay sa face. Kasi sobrang pigmented. Ayan. So, ayan, kung makikita niyo, medyo visible na siya sa camera. Ayan. Kasi na, yung isa na nilagay natin kanina, hindi siya ganun kakapal. Pero pag gusto ko na light makeup lang, ito lang yung ginagamit ko. Nung natira dito, ilalagay ko na din sa eyes ko. Since kapag nasa camera, minsan hindi ganun ka-visible yung mga makeup. So, minsan sinasadya ko na kinakapal ako siya para nakikita siya. Pero minsan, wala naman pake kahit hindi siya makita. Basta ayoko lang na parang bare face yung mukha ko or ano. Pero minsan kahit lip tint at polvo lang pwede na. So, ito na yung itsura. And after nito, magkikilay na tayo. Ito yung ginagamit ko na pangkilay. Itong miniso na ano to? 2-in-1 eyebrow pencil. Ayan. So, meron siyang pencil pero naubos ko na. And ito na yung ginagamit ko ngayon. Yung powder niya. Ayan. Para siyang pomade or ano. Pero favorite ko na siya ngayon kasi sobrang daling magkilay kapag ito yung ginagamit ko. Hindi ko na kailangan pahirapan yung sarili ko sa pagkikilay kasi saktong-sakto siya. Ang inuuna ko lang yung dulo. Ayan. Ayan. At sa kabila naman. Ayan, hindi ko na rin nilalagyan ng curve or what yung kilay ko minsan. Kasi, namumukha ko mataray, ganun, baka isipin ng teacher ko. Attitude ako eh. Kahit medyo may attitude naman ako. Pero hindi ko na siya nilalagyan ng, ano, hindi ko na siya nilalagyan ng arco or what para mukha naman tayo mabait. Kahit paminsan-minsan, yes! After ito, i-curl ko na yung aking lashes. Ayan. Curl na ang ating lashes and mag-mascara lang tayo. Ito lang ang gagamitin ko ng mascara kasi ito lang yung meron ako. Wala na ako ng Maybelline na ubos na siya. So, ito na lang. Magay lang to sa akin ng pinsan ko. And ito, isa sa mga nagbibigay ng buhay sa inyong mukha. Kasi kapag nakakurl yung lashes mo, tapos may mascara, parang gising na gising ka kahit antok na antok ka ganun. Ayan, so malapit na tayo matapos, highlight na lang, tapos lipstick. Ilalagay lang ako nitong unting ano na to. Blush on. Ito na yung second to the last step na nilalagay ko is ang ating highlighter. So ginagamit ko is yung Ever Belena na EB Advanced Highlighter. Ayan, very affordable lang yan, guys. And sobrang ganda niya. Like, ayun, diba? Tipong nagkaklase kayo, kumikinang ka, girl. Wala lang. Pag extra lang talaga, since the extra tayo ngayon, no? Ang lagay na tayo, ayun. And for our lips naman, ang ginagamit ko minsan is ito lang. Kapag gusto ko na light lang, or hindi naman ganun kakapal, ito lang yung ginagamit ko, ayan. And kinocover ko lang yung buong lips ko. Ayan, ganyan na ako minsan. Ibang shade naman na ginagamit ko is itong colourette din. Pero halos magka-same lang sila ng shade. Mas ano lang to, pigmented, ganun. Pero ayan. Mas gusto ko kasi yung ano nito, feel nito sa labi. Parang wala, ganun. Pero ito, hindi ko ito masyadong kanakapalat. Ganyan-ganyan lang. O, diba? Ang fresh!
Ang ganda pala nila kapag may nagsama. Ngayon ko lang to na-try. Ang ganda. Ngayon ko lang to na-discover. So that's it for our video, guys. Huwag niyo kalimutang i-like yung video na to kung nagustuhan nyo. And subscribe na rin kayo sa channel ko para sa mga ganito pang klaseng videos. And comment down below na rin kung anong mga videos ang gusto niyo makita mula sa pamumukhang ito. Ayun. So, yun lang muna para sa ngayon. And thank you so much for watching. I hope you're all safe. Kung mag-online class man kayo, sana kayanin nyo. And sana makapasa tayong lahat. Ayun lang. Bye, guys. See you on my next one.